Ang aklat ni Hagay. Hagay, Kabanata 1. Nang ikalawang taon ni Dario na hari, nang ika-anim na buwan, nang unang araw ng buwan, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Hagay na propeta kay Zerubbabel na anak ni Shealtiel na gobernador sa Huda, at kay Josue na anak ni Josadak na dakilang saserdote na nagsasabi, ganito ang sinasalita ng Panginoon ng mga hukbo na sinasabi, ang bayang ito'y nagsasabi, hindi pa dumarating ang panahon ng pagtatayo ng bahay sa Panginoon. Nang magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Hagay na propeta na nagsasabi, panahon baga sa inyo na tumahan sa inyong mga nakikisamihang bahay, samantalang ang bahay na ito ay namamalaging wasak? Ngayon nga'y ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Kayo'y nangaghasig ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nangapapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Magsiahon kayo sa bundok at mangagdala ng kahoy at mangagtayo kayo ng bahay at aking kalulugdan at ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoon. Kayo'y nangaghintay ng marami at narito, ang dumating ay kaunti, at nang inyong dalhin sa bahay, aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa aking bahay ay nahahandusay na wasak, samantalang tumatakbo bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling bahay. Kaya't dahil sa inyo, pinipigil ng langit ang hamog at ipinagkakait ng lupa ang kanyang bunga at ako'y nagpasapit ng pagkatuyo sa lupa at sa mga bundok at sa trigo at sa alak at sa langis at sa sumisibol sa lupa at sa mga tao at sa baka at sa lahat ng pinagpagalan ng mga kamay. Nang magkagayoy, si Zerubbabel na anak ni Shealtiel at si Josue na anak ni Josadak na pangulong saserdote, 10 ng buong nalabi sa bayan, nagsitalima sa tinig ng Panginoon nilang Diyos at sa mga salita ni Hagay na propeta na siyang sinugo ng Panginoon nilang Diyos, at ang bayan ay natakot sa harap ng Panginoon. Nang magkagayoy, nagsalita si Hagay na sugo ng Panginoon ayon sa pagsugo ng Panginoon sa bayan na nagsasabi, ako'y sumainyo, sabi ng Panginoon. At kinilos ng Panginoon ang kalooban ni Zerubbabel na anak ni Shealtiel na gobernador sa Huda at ang kalooban ni Josue na anak ni Josadak na pangulong saserdote
at ang kalooban ng buong nalabi sa bayan. At sila'y nagsiparoon at nagsigawa sa bahay ng Panginoon ng mga hukbo na kanilang Diyos. Nang 24 na araw ng buwan, ng buwang 6, ng 2 taon ni Dario na hari. Hagay, Kabanata 2, ng 7 buwan, ng 21 araw ng buwan, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Hagay na propeta na nagsasabi, "Salitain mo ngayon kay Zorobabel na anak ni Shealtiel na gobernador sa Huda at kay Josue na anak ni Josadak na pangulong saserdote at sa nalabi sa bayan na sabihin mo, sino ang nananatili sa inyo na nakakita sa bahay na ito sa kanyang dating kaluwalhatian? At paanong nakikita ninyo ngayon? Hindi baga sa inyong mga mata ay parang wala? Gayunmay, magpakalakas ka ngayon, O Zorobabel, sabi ng Panginoon, at magpakalakas ka, O Josue, na anak ni Josadak, na pangulong saserdote, at magpakalakas kayo, kayong buong bayan sa lupain, sabi ng Panginoon, at kayo'y magsigawa, sapagkat ako'y sumasa inyo, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo, ayon sa salita na aking itinipan sa inyo, nang kayo'y magsilabas sa Ehipto at ang aking espiritu ay nanahan sa inyo. Huwag kayong mga takot, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Minsan na lamang, sandaling panahon, at aking uugain ang langit at ang lupa at ang dagat at ang tuyong lupa, at aking uugain ang lahat na bansa, at darating ang mga bagay na nais ng lahat na bansa, at aking pupunuin ang bahay na ito ng kaluwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang pilak ay akin, at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang huling kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kaysa dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At sa dakong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Nang 24 ng 9 na buwan, nang 2 taon ni Dario, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Hagay na propeta na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, magtanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan na magsabi, kung ang isang tao ay may dala sa kanyang kandungan na banal na karne at magsagi ng kanyang laylayan ang tinapay o ulam o alak o langis o anumang pagkain, magiging banal pa baga? At ang mga saserdote ay nagsisagot at nangagsabi, hindi. Nang magkagayoy, sinabi ni Hagay, kung ang sinumang marumi dahil sa bangkay ay masagi ang anuman sa mga ito, magiging marumi baga?
at ang mga saserdote ay nagsisagot at nangagsabi, "Magiging marumi." Nang magkagayoy, sumagot si Hagay at nagsabi, "Gayon nga ang bayang ito at gayon ang bansang ito sa harap ko, sabi ng Panginoon, at gayon ang bawat gawa ng kanilang mga kamay at ang kanilang inihahandog doon ay marumi. At ngayon isinasamo ko sa inyo na inyong gunitain mula sa araw na ito at sa nakaraan, bago ang bato ay mapatong sa kapwa bato sa templo ng Panginoon. Nang buong panahong yaon, pagka ang isa ay lumalapit sa isang bunton ng 20 takal, may 10 lamang. Pagka ang isa ay lumalapit sa pigaan ng alak upang kumuha ng 50 sisidlan, may 20 lamang. Sinalot ko kayo ng pagkalanta at ng amag at ng graniso sa lahat ng gawa ng inyong mga kamay. Gayunmay, hindi kayo nanumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Isinasamo ko nga sa inyo na kayo'y magdili-dili mula sa araw na ito at sa nakaraan. Mula ng 24 na araw ng 9 na buwan, mula ng araw na ang tatagang baon ng templo ng Panginoon ay ilagay, gunitain ninyo, may binhi pa baga sa kamalig? Oo, ang puno ng ubas at ang puno ng igos at ang granada at ang puno ng olibo ay hindi nagbunga. Mula sa araw na ito ay pagpapalain ko kayo. At ang salita ng Panginoon ay dumating na 2 kay Hagay ng 24 na araw ng buwan na nagsasabi, "Salitain mo kay Zerubbabel na gobernador sa Huda na iyong sabihin, aking uugain ang langit at ang lupa at aking guguluhin ang luklukan ng mga kaharian at aking gigibain ang lakas ng mga kaharian ng mga bansa at aking guguluhin ang mga karo at yaong nagsisisakay sa mga yaon at ang mga kabayo at ang mga sakay ng mga yaon ay mga huhulog. Ang bawat isa'y sa pamamagitan ng tabak ng kanyang kapatid. Sa araw na yaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kita'y kukunin, O Zerubbabel, na aking lingkod, na anak ni Shealtiel, sabi ng Panginoon, at gagawin kitang pinakapanatak, sapagkat pinili kita, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.